Sa nakalipas na episode, pinuntahan natin ang Tondol Anda, Pangasinan, kung saan nakasama natin si Vlad ni Jim, na pasyalan ang isa sa pinaka-Instagrammable na tourist spot sa Bulinaw, ang Camp Puor. And for today's episode, papasyalan natin ang second highest lighthouse in the Philippines. Mag-swimming din tayo sa underground pool na matatagpuan sa Enchanted Cave. Siyempre, bibisitahin din natin ang White Sand Beach ng Patawar, Bulinaw. So tara, umpisa na natin ang episode 2. Let's go! Okay, good morning guys. 6:43 pa lang pala, kala ko alas 7 na kanina. So punta na tayo sa Cape Lighthouse ng Bulinaw. Ito yung mga magagandang beach resort dito, Treasures of Bulinaw, yung Puerto del Sol naman dun sa kabila, at saka yung G Resort, yung mga, isa sa mga sikat na resort dito, kaya lang medyo pricey. Mag-isa lang naman kasi tayo, kaya okay na tayo dun sa transient na nakuha natin. Good morning, Bulinaw! Sarap ng hangin. Ayun na yung lighthouse, nakikita ko na siya. Ang Cape Bulinaw Lighthouse ay itinayo noong 1905 ng mga Amerikano, British at Filipino engineers. Ito ay itinayo upang maiwasan ng mga aksidente sa dagat sa may West Philippine Sea sa pamamagitan ng paggabay sa mga barko na dumadaan dito patungo sa Hong Kong, Japan at Amerika. Ito ang second highest lighthouse in the Philippines na may taas na humigit kumulang sa 351 na talampakan or 107 meters above sea level. Sa kasalukuyan, hindi pinapayagan ng mga turista na umakyat sa 140 steps spiral staircase at pumasok sa tower. Gayunpaman, hinihikayat ang mga turista na tingnan ang parola mula sa labas. Sa tabi nito ay ang Cape Bulinaw Ruins na dating administrative building ng parola. Ito ay naging sikat na lugar para kumuha ng mga litrato. Pinakamainam na bisitahin ang Cape Bulinaw Lighthouse sa umaga or late afternoon para sa pagsikat o paglubog ng araw. Okay guys, so tapos na tayo dito sa lighthouse. Pasyalan naman natin yung Enchanted Cave. So mula dito sa lighthouse, nasa 5.5 kilometers lang siya or nasa 10 minutes sabi ni Google. Okay, let's go! Enchanted Cave! Gusto ko na mag-swimming. In this cave. Madami pala mga cave dito. Eto, Enchanted Cave Resort. Ah, katabi lang pala siya ng Arco ng Patar. 8 a.m. pa siya mag-o-open, batay. Pero check na natin. Enchanted Cave this way. Epic yung ano niya, entrance niya. So, ang lawak pala ng Enchanted Cave, guys. Ito yung mapa niyo.
Meron ko na dito. 37 feet na cross view deck. May adult pool. Ito yung cave. Tapos, giant clam fossil. Ang dami palang pwedeng makita dito. Meron siyang wishing well. May mga garden dito. Meron din palang mga room accommodations. So, pwede mag-overnight dito. May mga shower rooms. Kiddie pool. 3-story white house. Ito. Tapos, ito yung nandito tayo ngayon sa pinaka-entrance. So, ang entrance fee po dito is 200 pesos per head. Entrance fee with swimming, 250 pesos. So, sabi dito, no vaccination card, no entry. Ayan, 8 a.m. to 5 p.m. So, good morning guys. Andito na tayo sa Enchanted Cave. Bago tayo pumasok, kailangan muna natin magbayad dito. Good morning, sir. Kuya, pwede bang mag-overnight dito? Pwede sana sir, kaya lang nung nagka-COVID kasi tinanggal muna na yung overnight. Kasi mga additional restriction kasi yan. Wala muna overnight. Gano'ng kalalim yung cave dyan kuya? Bali, sumasabay kasi sa low tide yun eh. Kapag low tide talaga, yung pinakamalalim na part nasa 7 feet. Pero pag... Ano po? 7 feet, yung pinakamalalim. 7 feet? Low tide yun. Pero pag high tide, umabot siya ng 9 to 10 feet talaga yung pinaka-high tide yun. So guys, since malawak yung anong dito, yung Enchanted Cave, meron tayong mapa. Ito. Ang Enchanted Cave ay sinasabing isang malaking coral reef na lumitaw mula sa ilalim ng tubig bilang resulta ng evolusyon. Ito ay pinaniniwalaan na milyon-milyong taon na ang nakakalipas, ang bayan ng Bulinaw ay dating bahagi ng dagat dahil sa pagkakatuklas ng mga coral rocks, limestone, at fossilized giant clams sa paligid ng lugar na madalas lamang nakikita sa ilalim ng dagat. Ang pangunahing atraksyon ng mga turista dito ay ang kuweba mismo. May mga tour guide na tutulong sa iyo bago pumasok sa kuweba. Kinakailangan mo magsuot ng hard hat at life vest bago pumasok. 46 na baitang ko pababa. 46 po na baitang. Pala may safety hat kuya, no? Bukulan ka dyan. Ito, di ka lang iwan ng gamit eh. Ah, okay. Yes. Wow! Grabe, linaw. Sobrang linaw pala. Masalamin yan. Sumasabay sa dagat yan, sir. Ng low tide, high tide, kaya yung tubig. Lang. Ngayon ba, low tide ngayon? May high tide siya. High tide. Umaga. Alas 3, low tide. Ba't parang mababaw lang kuya? Yun po sir, kasi malinaw. Ah, dahil malinaw, no? Alam mo, walang tubig sa sobrang linaw. Ganda pa yan, no? Ang tubig ng kuweba ay malinis at napakalinaw. Ito ay nagmula sa natural na bukal sa loob ng kuweba. Ang underground spring pool sa loob ng kuweba ay tinatayang may lalim na 3 feet kapag low tide at 7 feet naman kapag high tide. Kuya,
pwede ba akong pumunta doon na doon? Ito ay mahusay na naiilawan. Gayunpaman, may ilang mga lugar sa loob ng kuweba kung saan ang mga turista ay pinagbabawalan na pumasok. Merong nakasulat doon, do not enter. Wala bang ano dito kuya, mga ahas, ganun? Wala naman po kasi maraming may tao. Tsaka ang kagandahan, hindi maalat yung tubig, no? Kaya nga po yung mga nagsisiming sa dagat, dito pumupunta rin pagkatapos nila doon sa tubig. Oo, parang hindi malagkit. Dito, parang dito sila nagpapanlaw. Mahigpit din na ipinagbabawal ang pagdadala ng sabon, shampoo o anumang kemikal na maaaring makapinsala sa tubig sa loob ng kuweba. At huwag kalimutang magdala ng mga barya. Ang isang wishing well ay matatagpuan sa hardin sa tabi ng pasukan ng kuweba. Baka gusto mong mag-wish, who knows, na ang Enchanted Cave wishing well ay maaaring makatulong sa iyo na ibigay ang wish mo ngayon. Sabi dito, giant taklobo still embedded. Mayroon ding giant cross view deck na matatagpuan sa likod ng bahagi ng Enchanted Cave. Kakailanganin mo lamang maglakad ng ilang minuto bago ka makarating sa lugar ng giant cross. Magiging sulit ang ilang minutong paglalakad at kaunting pagsisikap sa pag-akyat sa higanteng cross kapag nakita mo ang kamanghamanghang tanawin. Morning po. Dito po ipapunta ng ano, cross. Sa likod ng giant cross ay makikita mo ang magandang kagubatan at iba't ibang uri ng mga puno. Sa harapan naman ay masisilayan mo ang kamanghamanghang ganda ng baybayin ng Patar Beach. Dito. Naririnig mo lang nature. Mga ibon, no? Ito pa, meron pang giant clam dito. Giant taklobo. Still embedded. Yan, no? Ibig sabihin, hindi pa nagagalaw yan. Yung nakaka-amaze kasi dito, sipin mo, itong lugar nito, dati siyang nakalubog sa dagat. Tapos ngayon, no, naging park na siya. Galing, di ba? Paano kaya nangyari, no? Bumaba yung tubig. Kasi imposible yung magka-corals dito. Dito sa taas. Kung hindi siya lubog sa dagat, di ba? So mga 1,000 years or million years ago, nakalubog to sa dagat. Amazing. Ilang beses na ako nagpunta ng Bulinao pero hindi lang ako nakapunta dito. Ito yung mga gusto ko, yung nature talaga. May tulay dito.
Siyempre dito tayo dadaan sa may tulay. Treehouse. Ah, ito yung papuntang treehouse. Mamaya, puntahan natin yan. Puntahan muna natin yung swimming pool. Yun. So ayun guys, tapos na tayo dito sa may Enchanted Cave. Next naman, pupunta tayo ng Patar, White Sand Beach. Papakita ko sa inyo gano'ng aganda yung beach dito. Bago ang lahat, pasalamat mo tayo kay Sir. Sir Ronel, shoutout. Tsaka Sir, ano pangalan ko Sir? Reg. Reg, ito Sir, isa na lang sticker ko, naubos na sa ante. Salamat Sir, no? Salamat. Sir, salamat po. Thank you, thank you. Thank you po. So tara, punta na tayo sa Patar, White Sand Beach. Let's go. Okay guys, andito na tayo sa may Patar White Sand Beach. So, kailangan muna natin na mag-park dito. May bayad na 15 pesos sa mga motor. Tapos kailangan natin mag-register dito. Register muna tayo. So, ito yung bayad sa mga parking fee sa motor, 15 pesos, 25 tricycle. Sa mga sakyan, 80 pesos. Sa mga malaking sakyan, bus truck, 100 pesos. Hello. So kailangan muna natin mag-register dito. So kailangan magbayad ng 40 pesos environmental fee. So ito guys, yung binayad natin na 40 pesos dito na environmental fee, sabi ni Sir, magagamit din natin sa may lighthouse ko yan, no? Lighthouse Kabulio, Pulse 1, 2, 3. Lahat po ng parking tours, okay. Attraction ng marine. Kasi nakabayad ang cards. Ayun, sayang. Valid po siya na. Sayang mo lang tayong oras guys. Ayun, ito po. Thank you Sir. Anong pangalan niyo po? Resto de Vera po from Tourism. Ayun, thank you po kay Sir Resty. Thank you Sir. Thank you. So tara, puntahan na natin yung beach. Gusto ko nang makita. Oh, ganda. So ito yung sand niya guys. Yung kulay ng sand parang gold. Ayun, oh, ganda ng sand. Tara, palipad tayo ng drone para makita natin yung aerial view nitong Bulinaw Patar White Sand Beach. Let's go. Ang Patar Beach ng Bulinaw ay isa sa pinakasikat na beach sa Pangasinan. Ito ay biniyayaan ng puti at malagintong buhangin, crystal clear na dagat at takamamanghang tanawin ng West Philippine Sea. Sa itong public beach, kaya walang entrance fee, ngunit kailangan mong magbayad para sa parking space at environmental fee. Mula sa sentro ng bayan ng Bulinaw, inaabot ng 30 hanggang 40 minuto upang marating ang Patar White Sand.
Ayan, sabi pala ni Kuya, meron daw na dito. Ano yung Kuya? Polypol Island. So, pwede kayong mag-snorkeling. Ano pang pwede doon? Island hopping. Saan yung Polypol Island, Kuya? Saan yung ano? Ayun yung may barko, ano? Dito yung ano? West Philippine Sea. Ayun, may nababangkado, no? Nakatayo. Ayun lang yung isda. Ah, so pwede pala mag-snorkeling dito, no? Ano yung mga may mga isda, gano'n? Yes sir, marami. Mga corals. Yes sir. So ayun guys, itong mga bangka na to, ginagamit nila yan pag gusto nyo mag-snorkeling, gusto nyo mag-island lahat. So guys, eto, usapin natin yung mga bangkero. Sir, magkano po yung ano, yung gusto mag-island hopping? 1-3 lang sir, yung ano namin. 1-3? So, tapos yung capacity ng boat namin, 5 person lang. 5 person, ah. Saan po yung ano island na pupuntahan? Dito lang parte, mga 15 minutes lang sir ang katwin ng bakta. 15 minutes? Ano pong mga pwedeng gawin doon? Snorkeling? Maraming activities po sir. Ah, madami. Diving, mga rock formation po tayo. Ah, ito pala, Polypol Island. Ah, dito yung may ano, cliff diving. Tapos, ano to, dragon stone? Ano yun? Kailangan lang sir. Bunny? Aabot ng bunny? Bunny, bunny pa rin yung pronounce. Tapos sabi dito, overlooking West Philippine Sea. Okay. Ayan, kahit gustuhan man natin ngayon, wala tayong oras, kailangan ko na umuwi. Ah, so ayun sir, salamat, no? Sige, salamat. Shoutout po sa mga kaibigan natin bangkero dito sa Bulinaw. Sige po, thank you. Ang ganda ng mga ano dito. May art. Dito yan, sa papasok dito sa Bulinaw. White Sand Beach. Patar, White Sand Beach. Sorry. No? Ganda ng ginawa nila. Anong church kaya ito? Ganda ng church. Okay guys, guys, dito ko natatapusin ang aking video. Pero syempre bago natin tapusin ang video natin, shout out natin yung mga subscribers natin, ang mga followers natin. Syempre papasalamat din ako sa mga umabot sa hanggang sa dulo ng video na to. Alright, shoutout po kay Michael Mamuntos. Shoutout po kay Melo Tanelion. Sabi niya, pabati boss Tanelion family at Beltran family. Salamat, ride safe. Ayun, ride safe din po. At binabati ko rin po si Mabet Villanueva Urbano from Santa Maria, Pangasinan. Hello ma'am. Siyempre, hello din po kay Andre Cosal. Shout out idol, sabi niya, from Capas Tarlac. At sa GF ko na taga Magalang, sarap shout out dun sa GF mo sir. Syempre shout out din po kay Ma'am Irene Bautista. Yan, sabi niya, super like place, relax, grabe. From Caloocan po siya. At syempre shout out sa mga followers natin dyan sa Pangasinan, sa Anda, sa Tondol. Maraming salamat po sa pag-welcome sa akin. Talagang nakakataba ng puso sa mga nagpa-picture. Ayan. Salamat po si Ma'am Juliet. Ayan, Juliet. Yung nakawanda beat. Salamat din po. At kay Steel Max. Ayan. Shoutout kay Steel Max. Sabi niya, shoutout idol sa anak ko, si JL at si Naneng. At sa wife ko na kay Imelda. Ayun, shout out sir. Ayan, so I guess dito ko natatapusin ang aking vlog. Kung nag-enjoy po kayo sa aking vlog, pahit na rin po yung like, share, subscribe. At syempre, huwag kalimutan i-hit yung bell button para lagi po kayong updated sa ating mga upcoming videos. Ayun, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Ciao.